Hi guys, what's up? And in today's video, I am going to teach you about how to arrange your own fingerstyle arrangement. So para ito sa mga beginners, lalong-lalo na yung hindi mga nakapag-aral ng music school kasi masyadong magastos, lalong-lalo na kayo ng pandemic. And in this video, you are so lucky, tuturuan ko kayo kung paano ko ginagawa yung mga arrangements ko, basically lang. So let's dig in. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe, hit the notification bell, para ma-notify ka sa mga videos ko, next videos ko. So that's it, let's go! Now, paano ko nga ba ina-arrange ang mga kanta ko? Mayroon lang akong mga tips, magbibigay lang ako ng mga tips guys, kung paano ko nga ba ina-arrange. Una, kailangan nasa tono ang gitara mo. For example, there are different tunings ng gitara. May mga drop D, kung saan yung highest or yung lowest na ano yung note, which is the E, E note, ibababa sa D. So instead of ito yung tunog, magiging ganito, pero mas mababa ng octave. Now, for example, nasa standard tuning ang gitara, or nasa standard tuning ang kanta. So kailangan, standard yun yung gitara mo. Kung ano ang tuning, yun din. E, A, D, G, B, E. Yun ang tuning ng gitara sa standard. Now, puntahan naman natin ang halimbawa. Ang napili kong kanta is yung Coffee Cake Song. So kung hindi nyo pa nakita yung video ko na nagawa ako ng arrangement dyan, tingnan nyo lang sa baba, nasa description. Tingnan nyo sa description sa baba. Ilalagay ko ang link doon. And doon, panoorin nyo yung arrangement ko. Kung saan iniba ko ang tuning ng 5th string at bago ko na-arrange yung kanta. Now, yun ang pinakauna. Kailangan alam mo ang tuning, ng dapat nasa tamang tuning ang gitara mo. Pangalawa, kailangan familiar ka sa kanta. Yung halimbawa ko na kanta is yung Coffee Cake Song, which is mostly common naman dahil naririnig natin yan makaraang taon na nakalipas. Ay, kaya nga nagawa ako ng arrangement doon kasi yun ang gusto kong halimbawa na maging example nyo upang makagawa kayo ng magagandang pieces in the future. So, kinuha ko yun in the key of E. Ang Coffee Cake Song is kinuha ko sa key of E. At dalawa lang ang chords noon. E, tsaka A. E major at tsaka A major. So, ang ginawa ko, instead of doing this chord, yung traditional E, di ba dito sa taas yan, baga ganyan, traditional E. Instead of doing that, I did na parang D. Pero, itinaas ko siya ng dalawa upang maging E kasi D, D sharp, tsaka E. So, you have to take note of that. E na ito guys. Dito D, dito E. Kaya yun. Dahil doon, nakagawa ako ng melodic version. Yung parang gano'n na melody. Sorry. Yung gano'n na melody. Yung gano'n na melody, nagawa ko yun because of this. Kung masyadong mahirap sa'yo ang ganito at yung mag-drop ka ng chord, now, I will teach you yung hindi dinadrop yung 5th string. Dinrop ko, ay hindi, hindi ko dinrop. Itinaas ko kasi yung 5th string doon sa B. Kaya, madali na lang kapag gumawa ko, instead of doing this para sa B chord, ganyan na lang ang ginawa ko. Parang nag-A lang ako. Tinaas ko lang rin ng dalawa. Kaya yun ang maganda kapag marunong ka sa drop na mga strings na tuning at saka yung itinataas mo. Well, anyway, let's move on. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung My Capo. So, hindi ito iba sa video, guys. Kung makikita nyo, magkasing katulad lang sila. Kaso, ang naiba, hindi mo nagagamitin si 6th string. Instead, gagamitin mo si 4th string. Kasi parang nagdi-D chord ka na nito eh. Ganun yung melody ginawa ko. Kaya kung
gawin nyo yun, lagyan nyo ng capo sa second fret, sa second fret dito, and then do the chords D tsaka A. Ganun ang ginawa ko, D at tsaka A lang, dalawang chords lang. And then I did the magic here. Una ginawa ko is para siyang hammer pull, D, then ganun yung ganito pull tsaka para siyang hammer. Pero ipinagsabay ko yung dalawang strings sa taas. Then open E, yes, open E, pero hindi na to E, naging F sharp na to dahil sa capo. So yan, gawin natin ulit. Again ha, hindi mo nagagamitin tong sa taas, kundi yung si string number 5 na, ano, number 4. Ngayon, gawin natin ulit. Then A. And then, paglagay nyo sa A, parang ganito lang. Yung dalawang strings na magkasunod, si string number 3 at string number 2, yun silang gawin mo na susunod pagkatapos ng ito. Yan. Bago ka mag-hammer and pull. Pull. Again. Kung ayaw mong i-pull, pwede mo lang din i-pick na lang lahat. Then mag-A ka. Ang ginawa ko sa A is bumalik ako dito. Then nag-slide ako. Parang ganito lang. Yan. Gawin natin ulit. Yan. And then dun nagsimula ang melody. Hindi ko na kinopya yung ano, yung talagang tung nung 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 nung. Yung ganoon ng kanta kasi baka makaka-copyright tayo. So ginawa ko lang yun ng twist. It needs a bit of practice guys para magawa yung ganung melody. Pero I'm telling you, madaling-madali lang yun. Lalo na kapag alam mo yung mga hammers. Lagyan nyo lang talaga ng capo para hindi masyadong masakit sa kamay and hindi kayo masyadong mahirapan na gawin-gawin yung mga slides, napakaraming slides. Okay, now, let's continue. Yung melody. So yun yung pangalawang advice ko guys. Familiarize the song. Number 3, the melody. Paano mo nga ba ginagawa yung melody? Most kasi ng mga arrangements ko, pinapakinggan ko muna. Pinapakinggan ko habang gumagawa ko ng projects, ng assignments, habang naglalaro ako, habang ano, nakikinig ng music. Yun lagi pinapakinggan ko bago ko nagagawa yung mga melodies. So una, kapag alam mo na, familiarize ka na sa song, tama na yung tuning ng gitara mo, ngayon, hanapin mo yung chords. Kung magaling ka sa ear training, magaling ka sa ear guys, madali mong mahahanap ang chords by ear. Pero may mga kanta kasi na masyadong parang natural D, kaso hindi pala. D major 7 pala. Magkasintunog lang sila sa natural. Magkasintunog sila sa natural. Kaso one note ang pinagkaiba. Well anyway, let's continue. So yung melody. Ang melody guys is nasa dalawang strings lang dito sa taas. Hindi na ito kasali. Tingnan nyo. Strings lang yung melody guys. And yung ginawa ko is nag tap tap lang ako dito and then ginawan ko lang namang flavors. Parang ganito lang ginawa ko guys. Kung papanoorin niyo kung yung walang melody ha, ganito ginawa ko.
A again. Yun. Yun lang ang ginawa ko, guys. Ginalalagyan ko lang siya ng melody and then kaunting tap upang magmukha na siyang ano. Mahirap tingnan pero madaling-madali lang talaga yun. Dalawa lang strings noon eh na gamit. Ganito, gawin natin yun ha, na may taps na yung sa arrangement ko. So yun, isa-isa natin. Third string, 2nd string. Pero idi mo lang yung kamay mo, guys. Wag mo nang tanggalin diyan. Yan, ganyan lang yan. Kasi yung minimute ko lang para magmukha siyang ano, magmukha siyang melodic talaga. So ginawa ko, di lang ang kamay and then dito changing notes lang sa 2nd string at saka sa 3rd string. Ganyan lang. Slow. Ganun lang. And then may tap ako. Yan. Slow natin. Yan. So ulit natin. Open the apple of my eye. Open 2nd string. And I love you so. Again lang, inulit ko lang. And I love you so. And I love to sing. Open, close. Open D. Ganun lang kadali, guys, yung kantang yun. Again, ulitin natin. Then again, nag-A ka na. Ayun, guys. So, madaling-madali lang siya. So, yun ang una. Kailangan tama ang tuning ng gitara mo. Pangalawa, familiar ka sa song. At pangatlo, hanapin mo yung chords ng song. Pang-apat, yung melody. Nasa strings lang lahat yan. Hindi ka, kung di yung chord mo, of course, ang melodies niyan is baka nandito, 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 or baka nandito. So sa next video ko, ituturo ko kung saan nga ba o paano mo hahanapin yung melody, step by step. Pero mostly mahahanap mo talaga yan kapag alam mo na yung chords, of course. Kasi nasa chord lang yan eh. Lahat ng melody, binibase lang nila sa chords. So ayun, sana may natutunan kayo. And of course, let's apply it. Okay, yun ang tutorial, guys. Sana may natutunan talaga kayo sa tutorial na to. Alam ko basic na basic yun at saka maraming tutorials over the net na makikita nyo. Pero yung ginawa ko is very simple, guys. Una, again, una, kailangan tama yung tuning ng gitara mo. Pangalawa, kailangan familiar ka sa song. Pangatlo, kailangan mong hanapin yung chords bago mo makukuha yung pang-apat, which is yung melody. Nasa strings lang talaga yan, guys, kapag alam mo na yung chords. And siguro kung may additional kayong katanungan, i-comment nyo lang sa baba at baka gawan ko rin yan sa next videos ko. So, ito lang po for today. Sana may natutunan talaga kayo.
Yun ang song, title ng song na yun is Copy Cake Song. Nasa description ang link kung hindi nyo pa napapanood yung first video ko na ginawan ko siya ng arrangements. So thank you so much for watching, guys. Please don't forget to subscribe kung bago ka lang sa channel ko. Hit the notification bell and we'll see you next time. Good day!